ang pagiging sundalo para sa akin. Ang importante dyan is yung pagsisilbi mo sa bayan, sa kapwa mo. As a Navy, sa amin, ang pinaka-role namin is bantayan yung yamang dagat ng Pilipinas, yung karagatan natin. Yung mga yamang dagat na nasa ilalim nito, kailangan nating bantayan yun at pangalagaan. Kami, nagkakanda kami ng pagpapatrulya. Meron tayong 7,107 island. Lahat yun, handa kami as Philippine Navy na ipagtanggol yung karagatan natin sa sino mang sasakop. Nung nagpatrulya kami, inabutan kami ng masamang panahon sa gitna ng dagat, malalaking alon. Dito sa barko, araw-araw meron kami kinakandak ng mga drills, lectures, para sa oras man ng pangangailangan, magamit namin siya para hindi na kami mahirapan at makatulong kami ng maayos. Proud kami kasi kami nag-represent ng Pilipinas. Kasama namin mga Navy ng iba't ibang bansa. So proud kami na habang nagaganap yung exercise, yung watawat ng Pilipinas is nakikita. Ito yung start na malaman ng buong mundo na ang Philippine Navy ay world class na siya. Handa akong ibuhay sa aking buhay kasi sa bayong ito, nandito yung pamilya ko. Nabubuhay ako para sa pamilya ko. Kaya handa akong ibuhay sa aking buhay para sa kanila. Bilang isang marino, ang pinakamahirap kong pinagdaanan ay ang mag-umpisa sa training. Then, patapos ng training, na-dispatch sa iba't ibang lugar. Sa isip ko, yung magampanan ko, yung natutunan ko sa training center, kung paano ko mag-focus para malabanan yung kalaban, kung paano ko magbigyan ng security, at kung paano ko may sasalba ang ating mga kasama. Bilang sa ating sinumpaan, ako ay nanumpa para mag-proteksyonan ko ang mamamayan. Ang isay ko sa ating mahal sa buhay, dahil ako ay isang marino, hindi pa alam kung pagdating ng araw, kung mapa-encounter ng ganit, pagdasal lang nila ako, huwag nilang nakalimutan na nas-service ako bilang pagmamahal ko sa kanila. Wala akong inisip kundi lumaban eh. Kasi yung higaan ko, katabi ko yung namatay. Kaya tuwing gabi, nag-uusap kami niya. Kaya yun, kaya ganun talaga ang buhay. Kumbaga, kailangan mo lumaban. Siyempre, nalulungkot ka, lalo na pag yung karawan ng mga anak mo o kaya gagraduate sila, wala ka. So, unahin natin ang trabaho. Yung kagustuhan mong makauwi. Dahil lang ako pa sa anak mo, na kailangan sa araw nandito ka. Pero kailangan natin gampanan yung servisyo natin. Dahil doon tayo nabubuhay. Doon natin sila napapalaki. Sabihin ko lang na, anak, siguro maintindihan mo yung trabaho ko. Gusto ko mang umuwi, pero hindi kong magawa. Dahil kailangan ako dito. Siguro, sa sunod na pagkakataon, kakayanin ko makauwi sa mga pangako ko sa iyo. Ang tulong po na itulong namin sa mamayan ng Tacloban City po, kami po ay nag-assist ng mga relief galing sa Cebu po, sa headquarters ng Naval Forces Central. Ang kakalakasan po ng hangin at sa pagtaas po ng tubig, unang-una po naisip po yung pamilya ko. Malaking tulong po ang Philippine Navy, Philippine Marines, service personnel po. Sila po ang tumulong para mailikas yung pamilya ko. Bilang sundalo po, para sa amin po, inampanan lang namin ang tungkulin namin bilang isang sundalo. Kung saan na tumulong po kami sa abot na yung makakaya sa mamamayan. Ako ay si Second Lieutenant Ernesto G. Nermal, Philippine Marines. O isa sa mga retirees ng Marines na kasapi sa Pioneer way back in 1950 na hanggang ngayon nagsusurvive pa. Nung nagre-recruit ang Philippine National Patrol, PNP pa lang nung araw yung Navy, kaya sila ang nagre-recruit ng volunteers. Nung katapos kami ng mga training, na-involve na rin ako sa mga operation ng Marines together with operations of the armed forces of the Philippines. Kung yun ay kailangan ng pagkakataon, bakit hindi? Lahat naman mga emergency, nagre-react tayo ng sapat doon. Kaya siguro,
awa ang Diyos na ako ay naiiwan pa rin hanggang ngayon para makikwento ng itong mga nangyayari na mas maganda ngayon dahil marami na magagamit. Sa kasalukuyan na sitwasyon, kailangan natin ngayon ito ang dedication ng bawat isa. Alam mo, maski noon pa naman, nung nasa Mindanao ako, madami na tayong interoperability exercise na ginagawa, kasama ang iba't ibang branch of service ng ating sindikato ng lakas. Until now, may mga exercise at training pa rin tayong ginagawa kasama sila para maging mas matagumpay ang anumang operation ng Philippine Navy, mapa disaster relief or combat operations. Alam mo, nakikita ko ang Philippine Navy ay mas magiging moderno pa. Ngayon pa nga lang, may mga state of the art na tayong chopper at barkong nagagamit. By the year 2020, nakikita ko na mas competitive na tayo at mararamdaman ng Pilipino ay pagmamalaki nila ang kanilang kubong dagat bilang kanilang mga sundalo. Kung wala po yung Philippine Marines dito sa Sabuanga, siguro po wala pong tigil ang away. Papasalamat ako yung commander nyo, sir, at saka yung sa Navy rin na malaking tulong, sir, na hindi talaga kami pinapabayaan, sir, until now. Maraming salamat po sa ating Philippine Navy na bukas sa loob ng mga official nila, yung grupo ng Philippine Navy, ang pagbigay ng tulong dito sa mga nasaganda ng bagyo. Maraming salamat po sa mga tulong ninyo. Thank you, Philippine Navy! And thank you for your service! We support the Philippine Navy! Damong kasarangan pa iyo, Philippine Navy! Meron akong paboritong kasabihan na nasa Ingles. Is nasabi ay, you make a living with what you make, but you make a life with what you give. At dahil doon, ako'y naging tutor, naging teacher, naging programmer, at naging COO and general manager ng mga American companies. Ngunit hindi po sapat lahat yun sa aking buhay. Kaya po ako ay nagvo-volunteer. Ngayon, dahil sa ROTC, ako ay nakapag-volunteer sa Navy Reserve. At habang nasa Navy Reserve, doon ko nakita yung pagbabago hindi na sa aking buhay, kundi sa buhay din ng mga tao sa Pilipinas. Dahil sa aming mga CMO operations, mga relief operations, nakita ko yung pagbabago hindi lang sa akin, ngunit sa pagbabago din sa mga tao sa buong Pilipinas, lalo na sa mga nasalanta ng mga bagyo or earthquake at iba pa. Proud po ako sa papa ko kasi sundalo po siya. Sana po lahat ng Pilipino ay suportahan ng Philippine Navy dahil sila po ang nagbabantay sa yamang dagat ng Pilipinas. Alam niyo po, ang Philippine Navy ay landang ibigay ang lahat para sa inyo. Sana po bukas hanggang sa paglaki ko, mas lumakas pa ang Philippine Navy at Philippine Marines. Alam ko po ang pagiging modern ng Philippine Navy ay para sa akin kinabukasan. Sa lahat po ng Philippine Navy, saludo po sa inyo. Maraming salamat po.